So, to get free of Autodesk add-ons, punta lang po kayo sa Autodesk App Store. And then here, you can find anything and everything na may for free, may be paid. But marami siyang for free. Yan. So, i-download nyo yun. And then, pagka-download nyo, automatic, mag-a-add siya sa browser ninyo sa Autodesk. So, ito, i-download nyo itong for free, most popular na mga add-ons. Yan, ito, toolkit, meron na ako nyan. Ito, advanced steel. Yan, mga free-free lang tayo. Pero, ang pinaka-importante na i-download nyo is yung pang, pakita ko sa inyo yung mga na-download ko ng mga free. Sa auto sectioning, andyan yung coins. Hanapin nyo yung coins. Coin box. Ayan. So, i-download nyo ito. Ibayad nyo. Kasi, download nyo either dito. I don't know what's the difference. Ah, parameter report. Itong parameter report, may bayad to. So, dito ka lang sa free. So, yan. Yan yung coin box. Section box. I-download nyo. At ito yung pinakagamit na gamit na add-on ko. So, that's that. And then, so, dito kayo sa iyong Revit interface. And then, punta kayo sa taas nito. So, anything na ma-add ninyo as add-on, either pupunta siya dito sa pinaka-main na tab, or most likely, dito siya pupunta sa iyong add-ons. So, lahat ng i-add nyo is, pagkatapos nyo i-install, parito sila lahat dito sa taas. Sa add-ons button. So, let's open a sample file. Gamitin uli natin yung ating sample file from Revit. Yung commercial sample project. Pakita ko lang sa inyo yung gamit ng coins. Ito, section, auto section box. Ano yung usefulness niya. So, punta ka lang sa 3D view. So, nasa sheet siya. Punta ka dito sa taas. Press mo. Yan. So, now, andito ka. Halimbawa, punta tayo sa loob. Sa loob ng iyong model. Hindi siya katulad ng Navis Work na pag go mong ganyan, pwede kang pumasok. So, kung nasa 3D view ka, punta ka lang dito sa iyong properties and then click mo yung section box para pwede mo siyang i-uro. Kita mo yung nasa loob. Yan. Yan yung gamit ng section box inside Revit itself. So, halimbawa naman, pag ikaw ay nasa floor plan, halimbawa, level 1 ka, and then gusto mong makita yung yung detail ng mga columns or partitions dito, mag-pick ka lang ng isang item, and then add, punta ka sa taas, add-ins, and then auto section box. And then, lagyan mo lang ng pangalan or leave it as 3D and then press OK. Pagka-press OK mo, close natin itong dalawa. And then, type mo shortcut WT para ma-view mo yung dalawa. Ito yung pinick natin na wall. So, yung wall na yan, ito siya. So, ayan, auto section siya. So, yun yung ito na wall. At hanggang dito. Yung buong wall siya. So, pwede mo siyang i-expand. At saka, pwede mo siyang hanggang bubong. So, it's up to you.
And then dito sa baba, pwede mo siyang i-shaded para makita mo. Ang gagandahan lang pati sa 2020 is may ray trace pa siya. Pagdating mo kasi sa 2022, wala na tong feature na to na incorporate na nila sa render. So, yan. So, halimbawa, ito isa-save mo lalagay mo siya later sa iyong mga pages. So, pwede ka pa rin ulit mag-section box. Halimbawa, dito sa detail ng iyong staircase. So, mag-section box ka lang ulit. Auto section. Tapos, lagyan mo ng sample steps. And press OK. So, ayan. So, may section ka ng staircase mo. So, minsan, pag ayaw mo ng wall, i-hide mo lang. Gusto mo lang makita yung staircase. So, pwede mong expand para makita mo yung poste ng iyong staircase. Pwede mong expand. So, pag lalagay mo na to sa iyong sheets, most likely, ayaw mo nitong box. So, i-right click mo lang and then i-hide mo yung box. So, hindi pa rin siya, tsaka pwede mo siyang i-rotate. And then, kung ayaw nyo naman itong mga text na to, punta lang kay sa Visibility Graphics, BB or BG. And then, press mo dito sa Annotation Category, tanggalin mo yung levels, kasi levels yun. Ayan. Then, click OK. So, wala na siyang level. So, yan. So, pwede mo na siyang section. So, kung pwede, gusto mo i-appear, expand pa uli, hindi mo siya ma-expand uli kasi naka-off nga yung iyong box. So, punta ka dito, reveal, hidden, and then on, either i-unhide mo siya uli or pwede mo siyang extend na dito mismo sa iyong auto box. So, i-off mo lang pagkatapos. Ayan. Tapos, medyo putol siya doon. So, i-extend mo pa konti sa kabilang side. Para kita yung railing ng yung staircase. Ayan siya. So, ayan. So, pwede mo siyang i-save as realistic view. Ayan. And then, next session natin is gawan natin siya ng mga materials. Ayan. So, pwede mo to siyang ilagay sa iyong, and then dito naman, gawin natin siyang hidden line. Ayan. So, pwede ka na mag-add ng mga text na gusto mong add. So, punta tayo sa iyong sheets. So, halimbawa sa iyong elevation sheets is na merong mga ganito. Pwede mong i-drag and drop lang yung mga section na ginamit mo. So, yung mga section, mag-fall siya under dito or sa 3D view mo. So, sa 3D view mo, ito yung mga ginawa natin. So, pwede mo siyang i-drag and drop dun sa iyong page. So, ayun siya. So, pag gusto mo i-adjust tong line na to, click mo yung model mo and then i-adjust mo na. So, yan yung mga gagawin natin sa ating training session. It will be 13 sessions for 4 Saturdays. So, gawin po natin yung mga ganito, yung pagta-title block, paglalagay ng mga annotations, etc. So, ganyan nyo, i-drag and drop nyo lang sa inyong page. And then, andyan na siya. And then, pagkatapos naman, sa iyon yung pinaka-importanting add-ons na ginagamit ko. May mga add-ons din ako na pinagtatanggal ko na ata. No, pero it was here before. Kaya lang tinanggal ko na siya kasi hindi nag-expire na. Kasi may mga add-ons na 1 month free, mga ganun. Pwede nyo i-download. And then, pwede nyo lang din siya i-remove. Ayan, nag-remove ko na. So, pwede kayong mag-add-on ng so, dito, pwede kayong mag-download ng mga Revit
to yung mga formwork, $10 a month, easy openings, annotation tag, ito, download nyo to for free. And then shadow color, minsan maganda rin ito. Trial means after a month, magbabayad na kayo. Ito mga The Roots, mga free lang yun din yung mga add-ons nila. Itong PCL is one of, number one contractor dito sa Canada. They have also free stuff that they've created. So ito yung mga free at saka ito yung may mga bayad. So i-download nyo lang and then makikita nyo yun dito sa add-ons ninyo or sa pinaka-top buttons ng inyong Revit browser. So that's all for today and hope that you can have these features, add-ons that you can play with. Meron din silang mga MEP and reality capture. Try nyo lang. So that's all for today, folks, and